Bagyong Carding, bahagyang humina at isa na lamang itong typhoon category. Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 inalis na ng pag-asa. Malalakas na hangin at ulan ramdam pa rin. Patuloy na ngang humina si Bagyong Carding PH at ito ay isa na lamang na typhoon habang tinatawid nito ang Central Luzon. Huli itong namataan sa kalupaan ng San Leonardo, Nueva Ecija. May taglay lamang ito na lakas ng hangin na nasa 175 km per hour malapit sa sentro, pagbugsong umaabot sa 215 km per hour at central pressure na 935 hectopascal. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil isa na lamang itong typhoon, wala nang nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 pero may Wind Signal No. 1 hanggang 4 pa rin na nakasailalim. Tropical Cyclone Wind Signals as of 11 PM September 25, 2022. Tropical Cyclone Wind Signal No. 4, the central and southern portion of Nueva Ecija. Tarlac, Pampanga, Bulacan, the northern and central portion of Zambales, and the southern portion of Pangasinan. Habang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa the southern and central portion of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bataan, the rest of Zambales, the rest of Pangasinan, the northern portion of Rizal, Metro Manila, and the extreme northern portion of Quezon. Habang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 naman sa the rest of Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Cavite, Batangas, Laguna, the rest of Rizal, the northern and central portion of Quezon, including Polillo Islands and the western portion of Camarines Norte, including Calaguas Islands, habang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 naman sa Isabela, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, the rest of Quezon, the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Islands, the northern portion of Oriental Mindoro, Marinduque, the rest of Camarines Norte, Camarines Sur, and Burias Island. Inaasahang magpapatuloy ang pagtawid nito sa Central Luzon sa mga susunod na oras at nasa West Philippine Sea na ito bukas ng madaling araw. Maging alerto pa rin sa inaasahang pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa, posible pa rin makasira ng mga bahay na gawa sa light materials. Manatiling nakatutok sa Weather Balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching